Okay guys, mayroon kaming si-service dito na Sharp automatic washing machine, no? So ayaw daw ito mag-dryer guys, no? So nagkakaroon daw ito ng error na E2. Ayan, so tetesting natin guys sa spin. Tingnan natin kung lalabas yung error, no? Ayan. Tingnan natin guys maglabas yung error, no? So nandito tayo ngayon sa Kabuyaw. Dito tayo nag-service ngayon, Kabuyaw, Laguna. Ayan, so nakita tayo ng customer natin sa YouTube, no? So yung mga customer natin guys, mga customer namin, sa YouTube kami lagi nakikita, no? So maraming tulong din guys yung YouTube namin. Marketing na rin namin ito guys, no? Sa mga naghahanap ng mga gumagawa ng automatic washing machine. So kami ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas hanggang Paranaque guys, no? Pero ang home base namin, Santa Rosa, Laguna, no? Dito yung pinaka base talaga namin, no? Pero malayo po yung narating namin pagdating sa mga services, no? Medyo may additional cost lang kapag malayo sa amin yung area dahil sa gasolina and toll. Ayan guys, nagpa-flashing siya ng E2 error, no? Ayan. So ito. So dito guys, no, ituturo ko sa inyo kung paano ito solusyonan ng long time solution, no? Kumbaga, hindi na babalik yung ito kahit kailan, no? Pwede naman siyang solusyonan, pero later on masisira din, no? So ang gagawin natin, long time solution, no? Yung talagang wala nang balikan. Wala nang balikan pagdating sa ganitong error, no? So ituturo ko sa inyo kung paano ito repairin, no? Ayan. So ito guys, itong wire na ito sa taas guys, ito yung wire na nakakonect sa door switch. Tanggalin nyo to, yung nasa taas, yung nakasakit. Ayan. Tanggalin nyo ito. Ayan. So long time solution ito guys, gagawin natin. Tapos ito guys, may kulay white dito sa baba. Nakakonect ito sa drum switch or bum switch. Alisin nyo rin to, yung kulay puti na ito. Ayan. Yung dalawang wire na yan guys, pag kunikin nyo na lang, no? Yung dalawang wire na yan, yung tinanggal natin sa taas, at saka yung kulay white na yan, itap nyo na yan, no? Pagkunikin nyo na yan. Yan. So gagawin nyo lang yan guys. Ayan, tanggalin nyo lang yung parang plastic nga nakabalot dyan sa kanyang socket. Tapos itap nyo na sila. Yan ang gagawin nyo. Tanggalin nyo lang, iusog nyo lang yung parang plastic guys na nakaano dyan sa socket niya, sa male socket niya. Male and female socket kasi yan, no? So yun, tanggalin nyo. Yan, pag natanggal nyo na yung pinaka plastic niya, iusog nyo lang. Pwede nyo silang pagkunikin, no? So ang pagkunik niyan, yung gilid-gilid, para mo lang siyang itusok. Ayan, so antay lang natin guys, natitanggal lang yung plastic cover, no? So ito guys ay long time solution sa error na ito ng Sharp, no? E2 at saka E3 guys, wala nang lalabas dito pagdating sa Sharp, no? So ang ayan. So ito guys, itutusok nyo lang siya. Yan. Tapos pag natusok nyo na siya guys, kuha kayo ng plies, pigain nyo lang siya para humigpit. Then lagyan nyo siya ng electrical tip, no? So itong solusyon na ito guys, pang ano na to, no? Pang matagalan, hanggang masira na lang yung washing mo. So ang pinaka downside lang nito guys, no? Yung pinaka effect niya doon sa washing machine, yung pintuan, kapag binubuksan mo, hindi na siya mag-e-error, no? Example, naglalaba ka, binuksan mo yung pinto, hindi na siya mag-re-error, no? So tuloy-tuloy yung ikot niya kapag binuksan mo yung pinto. So ang gagawin mo na lang, kung may pahabol ka, pwede mo naman siya kasing i-post. I-post lang din saka ka maglagay ng pahabol, no? Kaysa bubuksan mo yung pinto na hindi mo siya pinopost, magkaroon siya ng error, nasisira siya. So ganun lang guys, no? Yun lang yung downside niya. Pero ito ay long time solution, no? Pero kung ikaw naman ay marami ka namang pambayad sa pagpagawa, every 3 months, every ilang months, masisira ulit, pwede nyo naman palitan yan guys, yung pinaka lead switch niyan na nagbibigay ng ito. Palitan nyo kasi nagko-corrosion yan. So after 3 months, 5 months, gaganoon na naman yan. Papalit na naman kayo. So magbabayad kayo sa service. No, pero kung gusto nyo pang matagalan na solusyon, alisin nyo na yan. So ito yung tinatawag na bypass, no? Bypass ng door switch. Kasi sakit ito guys ng Sharp. Sakit ito ng Sharp guys. Kasi kaya siya nasisira dahil sa bukas, close open ng pintuan, no? So ito guys, tinuturo natin yung long time solution, no? So wala naman siyang masyadong effect ito sa washing machine kasi yung pinto lang naman guys na pag binuksan mo, magkaroon lang siya ng error.
Samantala, pwede mo naman siya kasing i-post kung gusto mo maghabol ng laba. Example, gusto mo siyang pahintuin, pwede mo naman siyang i-post, no? O, kasi kung ang iba kasi diretso binubuksan yung pinto, doon siya nagkakaroon ng error, kinakat niya kaagad yung supply. So, yun kasi ang nasisira dito sa parts na ito ng sharp, no? Kasi lahat ng sharp, guys, sa mga gaytong model, laging nagkakaproblema yung A2 at saka A3 error, no? Lagi yan, no? So, pag ginawa nyo yan, yung A2 at saka A3 error, guys, wala na yan. Hindi na yan lalabas kahit kailan, no? So, ang next nyo na lang yan maproblemahin kung masira yung board nyo. Yun na lang. Pero yung error-error ng A2 na yan, saka A3, wala na yan. Long-time solution na po yung ginawa natin, no? Ayan. Siguro marami naman magko-comment sa atin dyan na walang safety yung ginawa natin. So, yun naman, ano lang, sa pinto lang naman. Hindi naman siguro na naglalaba ka para bukas ng bukas mo ng pinto dyan habang naglalaba, no? So, ito ay long-time solution. Pero kung ikaw naman na maraming pambayad, yun, pwede naman. Na ipagawa mo lang, papalitan, tapos after ilang buwan, palit ka na naman, bayad ka ng service fee, bayad ka dun sa mga technician. So, kung ayaw mo na ng abala, ayan, yun na yung gagawin nyo. Yan. So, ito guys, tinapansin nyo, ayan na, ang lakas na ng ikot niya. Hindi na siya nagkaroon ng error. So, goods na ito guys, no? So, ayan. So, okay guys, maraming salamat sa panood. Bye-bye!